Hello guys, so nandito na tayo sa part 4 ng ating tutorial. So ngayon ang pag-uusapan naman natin regards naman po sa help. So dito sa help po, so dito lalabas yung mga support ticket ni clients. So naka filter din yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung step by step. So una gagawin nyo sa category. So dito sa type na to, ito yung mga possible problem ni client. Okay, so dito naman sa side na to, ito yung mga nagiging action sa client. Tulad po nito, so under repair, so visitor technician, so depende po yan sa'yo, pwede nyong i-add. Then dito, ito yung main cause ni problem ni client. Then sa baba niyan, ito naman yung solution. Okay, so pwede kayo mag-add kung ano yung mga solution or problem na ginawa ninyo. So pwede nyo siyang i-add. Okay? So, balik tayo sa ticket. Sa ticket guys, so dito sa admin, so pwede po yan mag-add dito ng ticket. So, magsasample tayo, no? So, regards po dito, no? Open tayo ng portal for the client. Okay, so ilalagin natin. Ah, sorry. So, for the admin yan. Log out natin. So, ilalagin natin yung for the client dashboard. Okay, so for example ito, si client, so magso-support tayo. So dito punta lang si client dito, then mag-open ticket, no? So dito yung topic, ito yung ginawa natin dito. Ito yung topic, no? So internet bills, okay? For example ito, yung internet. Then yung select report, ito naman yung nandito. Okay? Yan. So pag sinelect niya, for example slow internet. So makikita niya na yung solution na pwede niyang gawin. Okay? So, dito po yan guys. Pwede niyong i-edit yan dito. Then, makikita niyo yung solution. So, i-edit niyo yan. Pwede po yan. So, dito lang po kayo pupunta. Itong icon. Kung gusto niyo siyang baguhin. Okay? For now, kasi mayroon naman ako nakagawa. So, move na tayo dito sa step na ito. So, ngayon, si client, if nagawa niya naman to yung mga possible na pwedeng gawin pag walang internet, so i-reboot niya lang yung kanyang modem. So if wala, so if wala pa rin siyang internet, pwede niyang i-continue. Okay, so nandito lahat ng details niya. So dito itatype ni client, sabihin ni client, so slow internet or no internet, ganun. So Santa or intermittent. Internet. So yan, pasensya na. So correct natin. Then dito, meron siyang support attach. So, for example, mas maganda picture niya yung modem. So, punta tayo sa picture. Hanap tayo ng okay, for example, ito. Ayan. So, report crashes. Okay? Ayun. So, meron ditong group Telegram. So, kung napanood nyo yun dito, punta kayo dito sa integration. So, meron akong ginawang tutorial niyan for the Telegram. So, meron po yan na group chat ng mga technician. So, mabubiyon niya po yan. Okay? So, back to help tayo. Okay? So, ticket. So, ngayon, meron siyang pending, no? One. So, naka-filter natin siya sa pending. So, ito yung ticket niya. So, ngayon,
I-click nyo lang tong details so para makita nyo yung cause of the problem ng client. So ito yung picture na in-upload ni client. So nag-loss, so red tide. Okay, so dito yung description. So intermittent internet. Okay, lahat ng details ng client nandyan. So dito, para ma-make sure, so pwede nyo itest dito yung connection ni client muna. Okay, so titingnan nyo dyan kung may internet nga or wala. For the example lang po ito, para makita natin. Okay, so dito, for example, kung wala naman siyang connection, so makikita natin siya dito. Ayan, nagaganyan lang siya. Ayan, pag titingnan nyo kung meron bang internet na pumapasok. Ayan, tulad po niyan. Ayan, gumagalaw-galaw yung kanyang speed, no? Pag ginagamit. Okay, kung chinek nyo naman, if mabagal, so dito, pwede nyo rin siyang i-map-route. Okay, so para hindi na po mahirapan yung mga technician ninyo, so pwede nyo na siyang i-mapping. So malalaman nyo agad yung location ng client. So dito, phone, so automatic po yan dun. If mobile po yung gamit nyo, lalabas yung contact number ni client. Okay, ngayon pwede natin siyang i-get ticket. Okay, ngayon titingnan natin. So gawa tayo ng action. So ito yung action, guys. So dito po yan yung kanina, dito sa help, sa category. So ito yung mga action na ginawa natin. Ngayon get ticket natin. So action, so gagawin natin, so dahil nga lost siya, for example, i-bibisit ng technician. So date, so for example dito 11, so bukas, so bibisit natin siya ng mga 10, so saktong 10. Okay, then remarks, gagawa tayo ng remarks. So ako kasi meron na akong remarks sample, so babaguhin ko lang yung ayan yung mga busy time nila. Okay, then ticket number. Oh, okay, wait. So kukunin ko muna yung ticket number niya. Ito lang, guys, sample ko lang naman. Ayan, ticket number. Okay, so ngayon yung status. So dahil ito, guys, so cancel, pag kinancel nyo po yan, ibig sabihin yan is finish na yung kanyang concern. Okay, so for now kasi hindi pa naman siya okay, so under visit pa siya. So pwede mo siyang i-process muna. Okay, so kung okay na yung internet, so pwede nyo i-cancel. So lagay na lang ulit kayo ng remarks. For now, process, pwede po siya. Then save. Yan, so ngayon daily na mag-update din po yun sa Telegram. So malaking tulong tong Telegram na yan. So siya nagbibigay notification sa atin. So okay. So ngayon, balik tayo dito. Yan. So meron na tayong action. So visit siya ng technician. So punta tayo ulit sa help. Ticket. Yan. Kung mapapansin nyo dito, so wala nang pending, no? So mapupunta na siya dito sa process. So eto na siya. Okay. So visit din natin yung refresh natin. So pending, so naging process na siya. So ito yung sa client side. So pag kinilik ni client side, titingnan niya. Okay, so nabasa natin. So I want to update you before the weekend about the staff yan, ticket. It's currently in progress. So yun yung ginawa mong report. Okay, so ngayon, if meron kang technician na pumupunta, so pwede natin yan gawa ng account si technician. Okay, so mag-add ako ng isang technician. So name nung technician, for example, Ding Dong Dante. So sample lang naman siya. Then take one, so yung email nung technician,
Then, password nung technician, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, save natin. Ngayon, meron na tayong ginawang technician. Ngayon, ang gagawin nyo dyan. So, dito kasi pwede mo i-assign yung technician sa per coverage. Okay? Punta kayo dito sa coverage. Bawa, ito si technician Ding Dong. Gusto ko ang i-handle niya lang na ticket is dito sa Bulacan. So, pindito niyo itong details. Okay, so hanapin ko yung technician. Yan, si Ding Dong. I-add siya. So, si Ding Dong, ang coverage niyang pwedeng puntahan is Malolos. Tapos, gusto ko rin siyang, for example, dito. Siya rin yung magiging technician sa Kalumpit. So, i-add nyo lang siya. Okay. So, ngayon, nagawa na tayo ng account for the technician. Back to help tayo. Ngayon, i-open natin naman yung for the technician account. Okay? So, gawa tayo ng titingnan natin. Okay? So, login natin. Login natin yung account ni technician. Okay? So, i-log out ko to. Yun. So, take one, yung account ni technician. Okay, sign in natin. Okay, so si Ding Dong Dantes. Ngayon, punta tayo sa help. For example, ito si Ding Dong. Siya yung mag-handle dun sa client. Mabibigyan niya din yung ticket. So, dito. Ayan. Okay, so nandyan din yung details. Ayan, yung map ni client. So, ganun din. Yung connection, pwede niya i-check. Pwede niyang i-route. Lalo kung mobile yung gamit niya, malaking tulong to. So, then, kontakin si client, pwede. Then, a-update niya. Ngayon, dito, mabubuyin niya rin yung timeline, no? So, dito. Ayan. So, visitor technician. Ayan. Pwede siya, okay? Ngayon, for example, bibisit na si ni technician. Si technician, pwede niyang i-update dito. Okay. Pwede siya mag-update. Yan. Kung for example, ongoing na siya, pwede siya mag-update dyan. Okay. Ngayon, dito, pwede rin mag-update. Yung, bawa, yung pinaka-admin nyo, pwede. So, i-update natin. For example, magkakaroon na ng visit. So, ibibisit na ni tech. So, ako kasi meron akong ready, ano. Bawa, pupuntahan nyo na si client. So, okay. Ongoing na si Ding Dong. Ding Dong Dantes. Ay, okay. Ngayon, process pa rin siya. Kasi, pag kinancel niyan, ibig sabihin is close na yung kanyang ticket. Okay, so process pa din. Ayan. Okay. Titingnan natin yung timeline niya. So, hello. Article Ding Dong Dantes. Ngayon, pag tinignan din ni sa technician side, i-refresh natin. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, technician. Ngayon, sa client side naman tayo. I-refresh natin. So, yan. Naka-process pa rin. Ayan. So, makikita nyo yung timeline. So, dito sa side naman ni client portal, so, pwede niya rin i-finish na. Kunwari, nagkaroon agad ng internet, no? So, dito, pwede niya i-close. So, pag type niya lang, okay na. So, pag na-yes niya yan, automatic close yung kanyang support. Okay? So, ngayon, for example, na-visit na ni technician, napuntahan na. Ngayon, naging okay na. So, update din ni technician. So, ngayon, yung ginawa ni technician, so, naging okay na. So, the interconnection is okay. So, ano ba ginawa ni client? For example, nag-reslice siya ng ano. So, reslice fiber optic cable. Okay. So, yun lang. Ilagay niya lang yung report niya dyan. Ngayon, so, pag kinancel natin yan, so, save. Okay. Ngayon, refresh natin sa
client side. So makita nyo, close na yung kanyang ticket. So pag binili niya, so recorded yan. So ayan. So ding dong update by ding dong Dantes, yung technician, yung gumawa. Then yung naging report niya, so re-slice yung cable. Okay, so dito rin sa report for the technician side. Tingnan natin. So, nandito na rin siya. Okay, ngayon punta naman tayo dito sa admin. So, help. So, kung mapapansin nyo yung process, so wala na siya dito, no? So, dito na siya sa finish. So, eto na siya. So, i-view natin. Okay, so ito na yung naging report niya. So, updated by dingdong.test technician. So, ganyan lang po kabilis yung paggawa ng ticket. So, ngayon, for example, magkakaroon kayo ng maintenance for the sa inyong mga coverage na pinanghahawakan. So, emergency maintenance. Pwede rin po kayo dito mag-blush ng SMS. So, make sure meron kayo ditong SMS gateway. So, yun, napaka-importante yan. So, para magawa natin yung magbo-blush kayo ng text. Okay, so ang gagawin nyo, punta kayo dito sa schedule. Message. Okay, then blast SMS. Okay, so sa target, pag multiple, pwede kayo mag-send one by one. Then, multiple customer, pwede po. So, meron siyang category, no? Ba, magkakaroon kayo ng notification. Then, magkakaroon kayo ng maintenance. Kunwari, dito sa buong San Fernando, Pampanga. So, magpa-fiber, ano kayo, network. Then, so, lahat ng active. Okay, so, lahat ng active doon, dito sa Cobel ng San Fernando, masenan siya ng text. Okay? Dito, so, i-blank nyo lang yan. So, pag nakablank po yan, ibig sabihin yan is sa pangkalahatan. Okay? Pero kung gusto nyo lang naman is one by one, pindutin nyo yan. Then, select nyo yung client. So, ngayon kasi isa lang naman yung client yung nandito. Patay natin sa Malolos. So, ano natin, reselect. Ayan, so madami na siya. So, ngayon, i-blank nyo lang siya. Then, pwede na kayo mag-send ng emergency maintenance. Okay? So, pag sinend nyo yan, so magbablash po yan ng message. Ngayon, dito, pwede rin yung mga sa billing naman. For example, yung mga hindi pa bayad. So, gayon din, select nyo rin. Kalumpit or yun sa Bulacan, then yung mga active, so pwede nyo rin yan i-send ng SMS. So ganyan lang po siya kadali. Then dito sa blush, pwede rin notification, halos ganun din, no? Ganun din siya. So pinagkaiba lang dito, may per nap siya yung pinaglagyan. For example, bill tayo yan kung saan siyang nap. Ayan, ba dito lang. Ito lang yung gusto nyong i-text sa nap na to. For example, magme-maintenance kayo, magpapalit ng nap. So, pwede nyo rin siya dito. Iba-blush, no? For example, dito, nap. Yan, pwede. Pag sa bill, ganun din. Bawa itong mga sa nap na yan, di bayad. So, pwede. So, mga unpaid. Select nyo yung year. Bawa ngayong months, June. So, magsisend na yan. So, may nakaready na tayong link niya na ginawa. Or, pwede ulit kayo gumawa ng bago. So, send nyo siya, no? For the maintenance, notification. So, lahat ng active. So, bawa dito, i-maintenance nyo itong NAP na to. Magpapalit kayo. Pwede nyo siyang isend. Then, gawa kayo dito ng message. So, magkakaroon kayo ng maintenance. Diyan mismo sa kanilang lugar. So, ganyan lang siya, guys, no? Ngayon, kung gusto niyo ma-view yung mga SMS nyo, balik kayo dito. So, dito, nakikita naman yan. So, nakalag yung mga
chat din yung mga email. Okay? So, ganyan lang po siya kadali. So, for now, stop ko muna yung part 4 ng tutorial natin. So, waiting po tayo for the tutorial for the pang 5 natin. Okay? So, ngayon, thank you.